Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong sa video na akin pong nadampot, and credit na rin po rin sa may-ari nito, no, kung sino man siya. Alam ko, Bishop yung may-ari nito eh. No, hindi ko alam kung ito po ay napanood na ninyo. Diba? Okay, may tanong. Blasphemy ba yung name niya ay kinuha ng Diyos at yung name ng Diyos binigay sa kanya? Oo, it's a blasphemy. Pero pinag-uusapan po natin dito ang pangalan ng Diyos. It's a blasphemy. Ano ba pangalan niya? Apollo. Di ba? Wala namang ang merong Diyos-Diyosa na Apollo. Nasa ano yun? Ano ba? Sa Greek mythology ba yun? O sa Roman mythology? Wala ho naman sa Kristyanismo ang tinuturing na Diyos ay ang pangalan ni Apollo. Walang ganun. Inimbento niya lang yun. Dami namang uto-uto. Bumenta nung makapang-uto, ayun. Pinanindigan na. Tama ho kayo, walang takot sa Diyos. Okay, so ito naman po yung video. Pakinggan nyo ho. Hindi na ako makakumakawa. Wanted, ito kayo dito. Wanted, siya din yun. FBI na kaya kayo. At hindi rin nila pumunta dito. Hindi pwede. Kalukuhan lang yung para mapahiya lang ako. Yun, para lang daw po siya mapahiya. Kalukuhan lang yun. Para, sabi niya, para mapahiya lang daw siya. So, ito pong Amerika, kasagay ng binabanggit, yung vlog, March 1 vlog po ni Kakofi, panoorin niyo po yan. So, doon tinalakay niya rin ito. Itong mga Chorvanes ni Harry Roque para rito kikibuloy na kasi pinuna niya eh. Siya po muna, sabi niya, bakit hindi yata ipinagtatanggol ni Harry Roque si Pastor Apollo Kibuloy? Ayun na, rumatsada na si Harry Roque ron. Sabi niya, ano po ang alam natin kay Pastor? Yun. So panoorin niyo po yung March 1 na vlog ni Kakofi. Pasok. Alimbawa, indicted ako doon and I have to be extradited. They have to go through the process. Morena Flair, DOJ, Court of Appeals, Supreme Court, it will take the 15 minutes to do that. Kung ma-extradite ako. And if I'm extradited, much better. Kasi meron akong document doon. Talo pa rin siya doon. Mas maganda raw kapag ka-documented. Kapag ma-extradite siya kasi nga po documented. Now, speaking about the extradition, yun na sinasabi nga dyan ni Harry Roque, noong 2018 pa yung kaso niya, kaso lagi na lang napopostpone. Pero alam niyo ho, ang isang katotohanan doon, ang nagpapapostpone po kasi doon, sila naman ang nagpapapostpone, ang kampo ho ni Kibuloy. Mapapanood nyo rin yan, tinalakay po yan ni DJ Byron, yung master na master niya yan. Yung bagay na yan. Kaya kung saan sinasabi ni Kibuloy sinasabi nila ngayon na matagal na yung kaso na yan, 2018 pa, na-dismiss. Ang na-dismiss naman po doon, hindi naman po lahat ng kaso eh. Yung pera sa pera yun na ipinasok doon na pagkalaki-laking halaga. Ngayon merong umako, yun yata yung apelido eh, Africa yata yung babae, na sa grupo nila doon sa kanyang private jet, yan lang, siya lang ang nag-iisa na American citizen, pero Filipina siya. At dahil nga po may umako, natural, lusot na siya. Diba? Pero yung ibang mga kaso niya, nagpapatuloy. Ito nga, sabi rito, ayon po rito. Sabi dyan, trial sa Amerika ng mga kaso ni Pastor Kibuloy, ipinagpaliban. Nalala ko kasi dito noong 2022 o panahon ni dating Pangulong Duterte yan eh. Nagkanda-taranta itong kanilang grupo. No? Pati yung kanilang abogado sa Amerika dahil nga sa kaso na to. No? Ngayon, 2023, ito naman na yung balita. Sabi dyan, na-reschedule ang pagdinig ng United States Court para sa patong-patong ng mga kasong kriminal ni KOJC leader Kibuloy. Kung maaalala, nakatakda sana sa March 19, ito pong buwan na ito, no?
ang pagdinig sa kaso ni Kibuloy, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, sex trafficking of children, grabe, marriage fraud, fraud at misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, and international promotional money laundering. Diba? Pinagbigyan, ayan o, pinagbigyan ng U.S. Court ang kahilingan ni Kibuloy. O, sino po ba ngayon ang humingi ng naging dahilan, ng mga delay-delay? Sila. O, diba? Nabigyan pa sila ng karagdagang oras. Kaya naman, inilipat ang pagdinig sa November 5, 2024. Okay? So, maliwanag. Ito yan ang inaharap nila. So, itong pagpapahiya sa akin, it has made the kingdom more purified, more intact, and more highly organized. Kasi yung properties namin dito, yun ang gustong i-undermine ng mga regulators. Corporation Soul kasi ako lang. Pag iya na nawala ako, free for all na sila spot at igagawa sa ibang organization, ibang corporation. Ipasok na material para sa kanila pay for all. Yung 9 subsidiaries namin ng mga businesses. Okay, sinasabi niya kasi rito na ano na yung mga tao na kalaban nila, yung mga rebelde, ganyan, eh may interest sa kanilang property. Yun na kanyang sinasabi dyan. Eh, tutuusin eh. Ano ba yung pinagmula ng problema niya kasi dito? Di ba? Ang pinagmula niya ng problema niya dyan, eh bakit pilit niyang idinidikit sa kung kanika, kung sino-sinong mga organisasyon? Oh, hanggang ngayon, dito po sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Of the devil. Oh, Revelation 12, there was war in heaven. There was war in heaven on earth. Paano natalo siya doon? Talo pa rin. Oh, sabi niya, kung paano natalo doon sa langit, ang sataang demonyo, dito rin sa lupa, talo na talo rin daw. Ang tanong, sino yung sinasabi niyang tumalo kay Satanas dito sa lupa? Eh, di ba sinasabi niya siya? Kaya ako tumatawa ako sa mga yung mga pagpahiya nila sa akin. Dahil din siya, 72 pages, puro mga. Pero commercial sex. Wala akong karinig na commercial sex. Ano yung commercial sex? Ano yung ibig sabihin niya? Kahit ano lang yung lagay niya eh. Para lang yung indictment ka. Para lang makusasag ka. Yung minabasa ko doon na ano eh. Yung economic sabotage. Oh. Si Timuro yun. Oo. Paano nagkaroon? Di ba kayo, mga bugado man kayo? Pero hindi mo niya alam yung style ng Amerika. Alam mo niya. Parang kung nag-arapot. Alam mo niya. Nag-arapot na yung style nila doon. May alam naman po. Oo. Kangaroo Court. Actually, Kangaroo Court. Parang yung oh, lang ya. Kangaroo Court daw. Ibang nasa Amerika dyan. Ikumpara nyo nga. Yung mga korte diyan sa Amerika at korte dito sa Pilipinas. Harin po ba ang ano kang Kangara Court? Langiya o. Kapag ka hindi pabor kasi sa kanila, pagka nadala sila sa korte, Kangara Court. Pagka natanong sila, Kangara Court. Dala si Ka Eric doon sa House of Representatives. Kaya parang si Saddam, ganun ginawa nila kay Saddam. Ganun. Di ba? Pinagpipilitan, pipilit na isinisiksik niya, sarili niya, sa mga world leader. And I still remember na sinasabi rin ni Harry Roque na kaya ganyan ang Amerika, Kikibuloy, eh kasi banta ito sa kanilang seguridad. Anak ng putya, paano magiging banta sa seguridad nila itong si Kibuloy? Ano ba kaso nito? Niwala nga itong kasong espionage eh. Di ba? Kung meron sanang kaso ng espionage, talaga hong ipapa-extradite yan ng Amerika. Nagmapiga talaga ito. Anong ginawa ni, anong impormasyon ang nanakaw mo sa amin? Di ba? Pero, puro ano eh, puro
mga sex trafficking, 'di ba? 'Yun yung mga kaso-kaso sa kanya. Yung sex trafficking of children, yung marriage fraud, yung misuse ng visa, bulk cash smuggling, 'di ba? Mga ganun yung mga kaso sa kanya. Paano magiging ay nako. Mga kalokohan, basta kapag kadikit talaga ni dating Pangulong Duterte, ano? Kahit sa fake news, kumakapit, maging perfect lang. Pagkatapos, oh, okay na, pera na. 1 million ang namatay. The former Yugoslavia, 78 days, walang hit from bombardment. 42,000 ang pinatay nila niya. Syria, 40,000 ang pinatay nila ng civilian. Bomba, walang pigil. Oh, hindi man ako mabomba, kaya spiritual man. Ano raw eh, sabi ni JG News TV, bakit tayo humarap kung talagang walang kasalanan? Eh kasi nga, papatayin daw siya. At saka, ano, security reason nga raw, ipapahiya lang daw siya. Alam mo, kung ipapahiya ka lang, hindi ka kinakailangang, ano eh, sampahan pa ng reklamo eh, di ba? I-post ka lang eh. Okay na yun sa kanila eh. No, hindi pa makakalagkad ang pangalan nila. No, dahil oras na sila ang kasuhan mo, madaling-madali po talaga mangyayari dyan, mabubulgar. Kung sino ka, ano yung mga ginawa mo. Alam ka, hindi papalag yung mga yun pag kinasuhan mo. Diba? So pagka ganyang ikaw may kasalanan, the best defense is to remain silent. O, manahimik na lang ganun. Kaysa yung magngangaw-ngaw pa. Na parang tinitrigger mo pa yung mga kalaban mo. No? Eh, pero ito, ano ginagawa niya? Yung mga taong yun, willing humarap sa korte. Oh, di pinadidelay lang nilang pinadidelay sa Amerika kasi nga hindi pa sila handa. Tapos dito sa kwento, sabi ni Harry Rocker sa video na kinukwento ko sa inyo title po noon, ano ang alam natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Dinidelay lang kasi mahina daw ang kaso at posible daw na ma-dismiss lang. Oh, kasi sa Amerika, sistema pala dyan, yung mga ebidensya, malalaman mo na lamang pagka, tawag dito, kapag kayong na-unsealed na, di ba? At tatanungin yung mga jury kung meron ba sa tingin nyo ng probable cause? No. Pag sinabi ng jury na may probable cause, ayun na. Unsealing na lang, ano, ng warrant of arrest. Diba? At yun na nga yung nangyari. Pagkatapos lang yung sabihin ni February, sabihin ni Harry Roque, nako, pagdating ng nito, ilan linggo lang lumipas, unsealing na ng warrant of arrest. Diba? Sablay. Pero ang kategori ko bin Laden. Ano kategori niya? Patanong ko lang po kay mga kapabayan. Ano raw ang kategori niya? Kinategorize siya pa ang sarili niya. Self-appointed na nga. Tapos eto naman, self-categorize pa ang sarili niya. Tingnan niyo kung anong level niya raw. Syria, 40,000 ang pinatay ng civilian. Bomba, walang pigil. Hindi man ako mabomba, kaya spiritual na. Pero ang kategori ko, Bin Laden. Kategori ko, Bin Laden. Diba? Bakit? Para talaga may dahilan siya na hindi ako pupunta dyan sa inyo kasi pinag-iinitan nyo lang ako gusto nyo lang ako mapahiya. Sabi nga ni Roque, naiinggit lang daw po ang Amerika at yung mga ibang tao kay Kibuloy. Ang target nila ay yung kanyang mga properties at siya yung pinakamayaman na evangelist. If you Google his name, so sasabihin daw po doon ni Google na pinakamayaman na evangelist. Okay, wala namang pagtatalo ron eh. Pero yung para sabihin na pinag-iinteresan ng Amerika kasi mayaman nakabili ng stadium, yung nga yung pinagagawa niya dyan sa Davao City, at matatabunan pa itong sa Iglesia ni Cristo na as if naman nakikipag-compete ang Philippine arena sa kanila. Diba? So yun ang sinasabi nila na pinagkakainggitan lang siya. Yung kanyang kayamanan na meron siya mga eroplano. Sus Mar Joseph, mas alam niyo yung mga pinagsasabi nila, matindi pa ito doon sa sinasabi dati nung isang vlogger na nabuhay pa pala yung content na gano'n ng vlogger yung Marcos Gold. Ito mas matindi.
Nice, Mario Josep. Ang kategory ko din natin. Ang kategory ko din natin. Inulit-ulit talaga. Di ba? Para masabi lang talaga na ka-level talaga niya itong Bin Laden at banta talaga siya sa seguridad ng Amerika. And therefore, kailangan siyang protektahan ng gobyerno ng Pilipinas dahil kapag siya na-extradite, then US has to eliminate him. Anong ginawa? Oh, special hotline. Oh, special hotline, dalawa. Oo, oh, ginawa talaga sa akin. Para sa akin lang. Sabi ko, this is a badge of honor for me. The most powerful country in the world versus Apollo Carrion Tibuloy. Yabang, ano? Ewan ko ba, pinagpipil ang kaso niya ho sa Amerika, it is a private case. No, kalaban niya doon yung mga tao na dating miyembro ng kanilang samahan. Oh, yun ang kalaban niya. Tapos doon namang isa pang kalaban niya rin ang pamahalaan naman ng Amerika dahil doon sa tawag dito yung ayan, yung sa pera. 'Di ba? Ayan, no. Yung bulk cash smuggling, yung money laundering. Oh. Yung international promotional money laundering, bulk cash smuggling. Diba? Utrakis, ganun-ganun lang. Kapag ka pala nakasuhan, ang ibig sabihin nila, pinag-iinitan lang, kinaiinggitan, at gusto lang siyang maipahiya. Ano daw? Powerful pa ako sa Russia? Pulong kayo, tibuloy. Mga lolo ko. Ay nako. Ito kasi Harry Roque. Abogado, atas naman po ang aking komentaryo. Ha? Kung mapapansin niyo po, ang ginawa kong title para ngayong gabi is ano ba alam natin kay Pastor Kid Buloy? Kasi nga po, hindi natin alam kung ano talaga yung kasong hinaharap niya, kung saan nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanyang piskal at dahil dyan ay wanted siya ng FBI as of 2021. Alam niyo po kasi pagkakaiba sa Amerika, ang pulis at ang piskal natutulungan sa case build-up. Mm-hmm. Meron na po silang sapat na ebidensya, bubuo sila ng jury of their peers, yung ordinaryong mamamayan, at ipipresenta nila dyan in a sealed indictment. Ha? Hindi po sinasabi sa iba kung ano yung ebidensya na yan. At tatanungin ang mga members ng jury kung meron bang probable cause. Pareho po yung test ng probable cause. At kapag merong probable cause, isasampa ang kaso sa hukuman at magkakaroon ng warrant of arrest. Pero ang problema po sa Amerika, yung sealed indictment po yan ay sealed. Hindi mo alam kung ano talaga yung ebidensya laban sa nasasakdal hanggang siya ay mahuli at madala sa hukuman. Pag ikaw ay nahuli, tsaka mo lang malalaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo. Kapareho yan ng International Criminal Court, no? Na ganyan din po yan. Nag-case build up sila hanggang kumuha sila ng warrant of arrest at hanggang walang warrant of arrest, hindi makakapasok sa kaso ang isang akusado. So 2021 pa po yung kaso niyan, ngayon po ay 2024 na. So yan pong alam natin na may kaso siya, ang kaso po niya para sa yung pagpapasok ng pera, para po sa human smuggling, di umano yung mga miyembro niya ay kinuha na ng visa at pinagtrabaho sa Amerika at meron pang sexual slavery of some sort dahil daw yung mga nagtatrabaho sa kanyang mga staff members ay ginagawang para mga pastora at pinagsisilbihan siya at sabi ng FBI ha, meron pang mga allegations na pinipilitan na makipag-sex kay Pastor Kibuloy. Yan po ang sabi ng FBI. Pero ano pa kong alam natin kay Pastor Kibuloy? Well, yung 2018 February, abay siya po ay... Okay. So FBI nga ba talaga nagsabi noon? Diba? Hindi FBI nagsabi noon. Ah, ang nagsabi noon, yung mga complainant, yung mga na no nagsampa ng reklamo sa kanya dahil nga sa sexual assault. Oh. Bakit naman nabanggit dito yung FBI? Well, syempre, sinampa na yung kaso, nagtatago si Kibuloy. Oh, dinasama tuloy siya ron sa isa sa mga most wanted person ng FBI. Oh, pero FBI siya ng FBI eh. 'Di ba? Hinarang din sa Hawaii at hindi lang po siya hinarang dahil po doon sa alegasyon na meron siyang mga daladala mga dolyares na hindi dineklara. Parang $300,000 po at ayaw nahuli sa kanya at di umano hindi raw ito dineklara kasi hindi pa pwede maglabas ng dollars sa Amerika na in excess of $10,000 na wala kang deklarasyon. Pero meron na rin pong alegasyon. Gaya ngayon na meron daw... Okay, yung pera na yon na nahuli, yung nga yung sinasabi ko kanina na merong nag-claim na isa sa mga kasama nila.
Pero may isa pa ako nabasa dyan, yung amount is actually misdeclaration yung ginawa. Kumpara kasi doon sa actual na nakuhang pera, eh napakarami. O, nakuha sa private jet. Tsaka kaya nga na-hold yun eh. Nakalusot lang talaga ito nung merong isang tao, na isang Amerikanang Pilipina, na super loyal sa kanya, na nag-claim na kanya yun. O, and dahil doon, itong babaeng ito po ang pinagmulta at nakulong. Ngayon, itong kanyang eroplano, saglit lang na-release sa kanya. O, tas si Kibuloy nakalaya, naka-uwi siya. O, hindi na nga makabalik ng US eh. Pong human trafficking at meron ding sexual slavery. Ano po nangyari noong 2018? Yan po ay na-dismiss. Panandalian lang pong na-aresto si Pasuti Buloy ng isang araw sa Hawaii at siya po ay na-release din. Pati yung kanyang eroplano na panandalian pong hinawakan ng mga Amerikano ay binalik din sa kanya. So ano pa po ang alam natin kay Pasuti Buloy? Well, sinimulan po niya itong Kingdom of Jesus Christ noong 1980 at mula po noong 1980, kung nakikita naman niyo kung paano mag-sermon si Pastor Kibuloy, eh talagang siya po ay charismatic. No? At dahil po dyan, lumago ang kanyang kongregasyon. Lumago po, hindi ko alam kung ilan talagang simbahan nila, pero kung kayo na pupunta po ng Davao dun sa airport, yung kanyang Kingdom of Jesus Christ ay katabing-katabi lang na airport. Sa ngayon po, gumagawa siya ng pinakamalaking coliseum sa buong Pilipinas, mas malaki pa doon sa coliseum ng Philippine Arena na tinayungan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay mas malaki, mas bongga. Ngayon, ang tanong, saan ba kinukuha ni Pastor Kibuloy yung kanyang pinagagawa sa kanyang coliseum at pagsuporta ng kanyang mga congregation? But siyempre po, yan po ay sa mga contribution. Meron po ngayon mga lumalabas na pinipilit daw manlimos yung mga tao, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pero kayo naman, paano naman po kayo makakaalap ng sapat na salapi para bumili ng pinakamalaking coliseum sa Pilipinas, kunyari galing lamang sa limos? Hindi naman po ata tugmayan sa karanasan ng ating mga kababayan. Ano pa ang alam natin? Well, ang tanong, galing nga lang ba talaga sa limos? Diba? Well, marami pong inggit kay Pastor Kibuloy. Ito na yung sinasabi ko. Maraming naiinggit. O, sige, tuloy okay. Mo. Dahil yung kanyang kongregasyon po, lumaki by leaps and bounds, hindi lang po sa Pilipinas, simula lamang ng 1980, kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig, kasama na ang mga Amerikano sa Amerika. Eh, alam niyo po, ang mga Amerikano talaga naman pong meron tradisyon niya ng evangelism, no? Yung sila po ay mga Protestante, at ngayon po talaga, ang mga pinakamalalakas na lumagong mga pananampalataya sa Amerika ay yung mga born-again Christians. At kung titignan nyo, talaga naman po dahil lumalago yung mga simbahan ng born-again Christians, napakalaki din po ng mga pondong na nakakalap nila na hindi naman po yan pinagbabawal dahil alam naman po natin ang simbahang Katolika, isa na po yan sa pinakamayamang institusyon sa buong mundo. Kaya nga po, yung mga kontribusyon mulat sa mula pa ng mga Katoliko, yan po yung nagpagawa ng Vatican City, no? Na kinikilala ngayon na isang estado, bagamat siya ang pinakamaliit na estado sa buong daigdig, kinikilala na isang soberenyang bansa ang Vatican City dahil yan po ang seat ng Roman Catholic Church. So wag na po tayo magtaka kung ang mga iba't ibang mga simbahan ay lumalago at nagiging mayaman. Kasi nga po, meron silang paniniwala, una-una. At dahil meron silang paniniwala, may mga miyembro sila. At yung mga miyembro, nasa batas, nasa Biblia naman po yan, ay nagbibigay ng tinatawag na tithe. Ako po, nagtatithe din ako sa akin sa simbahan. Pagkabat ang simbahan po ay United Church of Christ in the Philippines. Mga Protestante po kami. Ngayon, ano pa alam natin kay Pastor Kibuloy? Maraming naiinggit. Dahil alam nyo, sa internet, itype nyo kung sino ang mga pinakamayayamang mga evangelist sa daigdig. Kasama po dyan ang ating Pastor Apollo Kibuloy. Meron po siyang eroplano, meron siyang helicopter. Eh ano naman ngayon, no? Eh napakarangyari naman at napakaraming mga ari-arian din ng simbahang Katolika at iba pang mga born-again mga Christians. Kaya sila siguro naingit, hindi nila matanggap na isang Pilipino ay magiging kasing sikat ng mga Amerikanong evangelist. Kaya hindi ako nagtataka kung maraming nagseselos at naingit sa Amerika, lalong-lalo na. At tapatin naman natin na ang Amerika talaga isa sa pinakamalaking mag-contribute sa kahit anong pananampalataya. Sa simbahang Katolika po, ang number one na nag-limit ng pondo sa Vatican ay ang Archdiocese of New York. Ang pangalawa po ay ang Pilipinas. Pero una pa rin po ang Estados Unidos. Ano pa rin ang ating alam kay Pastor Kibuloy? Nang kanyang kasimbahan po, siya ay tinuturing na the anointed son of God. Now, yung sarili kong mga kasimbahan, eh sinasabi nila, eh bakit ka nasa SMNI? Eh mali yung tinuturo ni Pastor Kibuloy. Ang paninindigan ko naman po dyan, eh kaya nga po meron tayong saligang batas na nagagarantiya ng freedom of religion. Okay, cut ko lang muna dyan ha. Alam mo, ito yung mali eh. Diba? Alam mo nang mali na yung ginagawa. Alam mo nang mali yung sinasabi. Tapos mananatili ka pa rin nakadikit sa kanila. Ano ka? Diba? Mayroon kasi siyang kaparehong case eh. Etong si Attorney Miggs, at lagi attorney ko, tawag ko kay Congresswoman. Si Congresswoman Miggs Nograles, kapareho din po niya na naging bahagi ng SMNI. Okay? Pero hindi rin member ng KOJC. Alright? Taga Davao City rin.
Ngayon, ang tanong nga kung bakit siya kumalas. Kasi kasamahan niya itong si yung Minds Matter ba 'yun? Itong si Attorney Tolentino, abogado ng SMNI doon sa Kongreso. So, sabi niya kaya siya kumalas kasi minapansin na siya ng mga mali diyan sa sistema ng SMNI. Pero si Harry Roque, pinuno na pala ng mga kasamahan niya sa simbahan nila na Protestante ang palusot niya is freedom of religion. Ang tanong, yun ba talaga ay nararapat? Ang alam ko sa mga Kristiyano, pinalalayo tayo dun sa mga bagay, na, sa mga kung sino man ang manggagawa ng katampalasanan. Oh, hindi ito nangangahulugan na hindi freedom of expression eh. Freedom of religion eh. Kaya respetuhin natin. My God! May kasabihan tayo, mga kababayan. Kasabihan Filipino, kahoy man nababad sa tubig. Diba? Pagka sa apoy ay nadarang, sa pilitang magdirikit. Oh, ito nyo, see, ano nangyayari kay Harry Roque? Dating human rights protector. Ngayon, protector na ng allegedly human rights violator. Diba? At patong-patong ang kaso. Ang ibig sabihin po niyan, merong karapatan ang kahit sinong mamamayan na maniwala sa isang sampalataya. Karapatan po nila yan. At hindi oo naman, palagay ko rin. Kanila. At ako bilang Kristiyano, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po ng mga Kristiyano, we are all anointed children of God. Bagamat ang sinasabi ng iba, sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya lang yung anointed of God. No? Pero yun nga po paniniwala nila, karapatan nila yan. Yan po yung garantiyado ng saligang batas ng Pilipinas at ng karapatang pantao sa buong daigdig dahil ang freedom of religion includes the freedom to believe and the freedom not to believe. So, ang sabi nga ng Korte Suprema sa Pilipinas, yung mga ibang pananampalataya na nagagalit sa doktrina ng mga kakumpetensya ng simbahan, well, ang sagot sa bad theology ay mas mabuting good theology. The answer to bad theology is better theology at hayaan mong magsalpukan yung ibang-ibang doktrina ng pananampalataya dahil sa salpukan ng malayang merkado na idea, dyan nabubuo ang paniniwala ng mga sumasamba sa iba't ibang mga pananampalataya. At ang kanyang mga panelist talaga naman pong may utak. Ito naman na. Yung sa SMNI dati. Yan na pinagmamalaki naman niya rito. Eh, tanging si PBBM daw po, ito fake news ito eh, na sinasabi niya na ito lang yung dinaluhan daw ni PBBM na debate. Ang tanong, totoo ba na ito lang yung dinaluhan ni PBBM? Diba? Well, actually, yung iba naman kasi, wala namang, alam ko, meron bang ibang mga nagpa-debate? Hindi ba ang ano lang naman dun sa iba is parang yung Q&A? At this time ang i-interviewin nila let's say itong isang kandidato, let's say Lenny Robredo or PBBM. Tapos sa susunod naman na linggo, ito na mga ibang mga kandidato naman. So yung dito sa SMNI naging format nila na sinasabi ay debate, eh hindi nakasalanan ng ibang mga network 'yan na hindi ganoon yung ginawa nila. 'Di ba? And besides, ito naman kanilang ginawa diyan, eh pagkakakitaan naman ng purpose doon. Pangalawa, eh siguradong solid na tipong ano, ironclad protection ni PBBM because they know na si PBBM po is the most awaited candidate. I mean, his candidacy is the most awaited dito sa bansa natin. Kaya nga that totally negates doon sa sinasabi nila na tinalo siya ni Lenny Robredo, hindi nga siya manalo-nalo. O tingnan niyo naman yung nangyari nitong nakaraang halalan. 'Di ba? And again, I still think Attorney Glenn Chong sa kanyang pagsasabi na para mabit natin ang pandaraya ng smart magic, kailangan dito yung surge of votes, umaga pa lamang, bombahin na natin ang boto. No? Dumugi na natin yung mga eskwelahan, yung mga presinto, bumoto na tayo. Nang sa ganun, yung surge of votes, ito yung hindi kakayanin ng sistema ng pandaraya ng smart magic. Oh, at yun ang nangyari. 'Di ba? Kaya kinagulat nila during the first 2 hours ng bilangan, pumasok agad yung nasa 20 million na mga boto para kay PBBM. Eh, hindi nakakagulat yun. Dapat silang magulat yung surge of votes. Diba? Kung nagulat sila sa 20 million votes agad ni PBBM nung counting, ibig sabihin lang nun, sa mga presintong binilang, wala silang halos lahat sila, ang binoto ay si Bongbong Marcos. At walang nakakagulat dun.
Kung ang babasihan lamang nila is yung mga previous election na walang nangyaring ganyan. Eh kasi yung mga nakarang halalan, maging yung kidating Pangulong Duterte, hindi naman po siya nanalo ng mahigit pa sa majority. Di ba? Wala namang ganun. Maski si ERAP, hindi nagawa yun. Oh. Dahil pag binilang mo yung mga boto ng kalaban niya, hindi pa rin niya malalagpasan. Eh kay BBM, Diyos ko, pagsamasamahin mo na, parang awa nyo na, plus 10 nyo pa. O, di ba? Kaya hindi nakapagtataka. But, ina-attribute naman nila ngayon dito, ang panalo na yan ni PBBM. Sabi ni, baka mamaya maglindol sa Davao. Wag naman. Kawawa naman yung mga taga Davao, di ba? Mamamahayag na pangitingiti at nakikilala lang dahil sa kanilang itsura. Utak at tunay na mga tanong ang tinanong sa mga kandidato. Ngayon, tama naman yun. Na ang Presidente Duterte ay kinilala ng marami dahil nga sa kanyang independenteng foreign policy, kaibigan ng lahat, at hindi po siya kalaban ng kahit sino man. Pero yan po... Totoo ba yun? Ha? Ang sinasabi kasi rito ni Harry Roque, etong si Kibuloy, kaya may mga makalaban sa kanya, mga naiinggit, dahil nga kaibigan din po siya nito ni dating Pangulong Duterte, na kung saan eh, kilala raw po sa kanyang independent foreign policy, na kung saan enemy of friends to all, enemy of none. At yun, binabanggit na naman niya. Pero anong sinabi ni dating Pangulong Duterte dyan? Nung banggitin yan ni Salpanelo, ano sabi niya? I don't know that. Maybe you, whoever's writing my script, sabi niya, put that, but I do not know that. That's not mine. Bakit kanyo? Wala naman po kasi talagang independent foreign policy si dating Pangulong Duterte. Ang kanya po, ang kanyang foreign policy, China all. Kaya sinabihan sila, you're just putting words into my mouth, sabi ni dating Pangulong Duterte. Oh, kasi sa kanya po, ang kanyang foreign policy, ulit-ulitin ko lang, China all. Naging dahilan para itaguyod niya ang suberenya ng mga Pilipinas. Sabihin sa mga Amerikano, hindi niyo kami po pwedeng tiktakan. At dahilan din kung bakit, ang sabi ng Presidente, dahil pinatay niyo kami noong panahon na tayo nag-gera, dahil alam natin na ginagamit niyo lang ang Pilipinas para maging unsinkable aircraft carrier sa inyong mga military adventurism. Titigil po yan, pamuntik na nga niyang paalisin ang VFA, at siya po ay lumapit sa kapitbahay ng China para sa pamumuhunan, para sa kalakalan, at para maging matalik na kaibigan. At alam natin yan, galit na galit din ang mga Amerikano kay Duterte. Dahilan nga talaga na talagang wow, tuwan-tuwa sila natapos ng termino ni Presidente Duterte. At ngayon naman po, sigurado po ako, binabantayan nila. Okay, isang malaking kasinungalingan. Bakit kanyo? Katunayan, nung matatapos na ang termino ni dating Pangulong Duterte, no, way back 2021, if I'm not mistaken, di ba nakausap niya yung matangkad na Black American, si, I forget the name, yung nasa defense nila. Diba? Si Austin, nakausap niya. Oh. Pero pag bago yun, mura-mura niya Amerika, ganyan-ganyan. Aba, tapos biglang nagkaroon ng pandemic. Diba? Nagalit rin siya sa US. Gusto niyang tanggalin na yung ating Visiting Forces Agreement with the United States of America dahil hindi nabigyan ng visa si Bato de la Rosa. Wala na pong ibang dahilan, Harry Roque, kung hindi yung visa lamang. Let's say, mga kababayan, let's grant this. Diba? Yeah, thank you, Anthony Paul C. Lloyd Austin. Granting for the sake of the argument, yung sinasabi ni Harry Roque, sinasabi nila rito na kinalaban ni dating Pangulong Duterte ang Amerika para sa mga Pilipino. Pero ang tanong, ha? Bakit kinakailangan maggaungaw siya at gamitin niyang dahilan ang visa na hindi ipinagkaloob kay Bato de la Rosa para lamang kansilahin ang Visiting Forces Agreement? Diba? Kung talagang may tapang, kung talagang matapang na presidente, pwede sabihin niya yan, okay? Ayoko sa Amerika kasi ganito-ganito kayo. Ayokong madamay-damay nyo kami sa mga gera ninyo. At hindi ako naniniwala na malinis ang intention ninyo. Therefore, pinuputol ko na itong kasunduan ng Visiting Forces Agreement. Oh, ganun lang kasimple. Total, makai-rental dyan eh. Hindi katulad sa ibang bansa, may rental kayo.
Diba? Wala, walang ganun eh. Dinahilan yung visa ni Bato de la Rosa na hindi pinagkaloob ng Amerika. Oo. Ay, nako. Diba? Tapos nung makausap si Lloyd Austin, nabig, ano, tinanong siya ngayon. Actually, bago pa yun, eh, tinatanong na siya, ano ba? Ika-cancel mo na ba yung visiting forces agreement? Kasi ito, magtatapos na yung limit. Ano dahilan niya? Ina nyo, tanong-tanong kayo. Extend nyo yan. Extend nyo. Extend. Nung makausap ni Austin, sabi niya, hindi na natin yan natanggalin yung visiting forces na yan. Kasi nabigyan tayo ng bakuna. Siguro ho, na-realize niya. Kasi in his last 2 years, in Malacanang as a president, binabaliwala na siya ng China yung pinangako sa kanyang 300 projects sa Pilipinas. Diyos ko, binigyan lang po siya ng isang utang. Yung, di ba, dalawa yata, yung Kaliwa Dam sa Quezon Province na ongoing ngayon, at saka itong tulay yung sa Davao, Cordova Link. Yun. Kasi panahon ni it was conceptualized during the Pinoy administration. Tapos nagsimula ang construction nito sa panahon na po ni dating Pangulong Duterte. Okay, so yun po yung Cordova Link. At as ito, dalawang tulay na libre, maliliit, tumawid ng Pasig River. O, Pantalion Bridge, dyan sa may Mandaluyong Makati, tapos yung dito naman sa Binondo, Intramuros. Yun lang, ala na. Yung Mindanao Railway, para lang mahalin ng mga Mindanawan ang China at hindi tutulan ng kanilang mga interes na ipinapasok doon at suportahan pa dahil sa pag-asang itutuloy ang panahon pa na kinemceptualize ni Manuel L. Quezon na magkaroon sa Mindanao ng railways. Pero walang nangyari. Diba? Katwira kasi ng China, bakit pa namin gagawin? Eh, you're already kissing her ass. Si Sara Duterte. At ang tingin ko naman po, ina-assess nila kung magiging equaling banta ang Sara Duterte gaya ng banta ng Amerika. So ngayon, pag tatagni-tagningin niya yan, si Kibuloy ay naging importante lang naman dahil kinikilala siya sa isa sa pinakamalapit na kaibigan at supporter ni Presidente Duterte. Uh-huh. At dahil po dyan, talagang pinasara ang SMNI una-una para mawala ng boses ang dating presidente. Dahil nga, wala na siyang gikan sa masa. Ngayon, regular press briefing na lamang sa Davao na iba pa rin siyempre yung inaabangan ng taong bayan na gikan sa masa. At dahil dyan, hindi natin po pwede baliwalain yung mga nasabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe nung kailan lamang. Unang-una, nagalit din sa kanyang Amerika dahil galit ang Amerika dun sa kanyang matalik na kaibigan na Duterte. In fact, ang paniniwala ni Pastor Kibuloy, kaya lang naman nagalit sa kanyang mga Amerikano dahil nga napakalapit niyang kaibigan at aliado ni Presidente Duterte. Hello ko. Nagalit sa kanyang Amerika, pinagmumura niya si Barack Obama. Di ba? Eh katunayan nga, natakot pa nga siya ron eh. Di ba? Afterwards, public apology siya. Okay, Barack Obama. Eh kasi hindi magandang imahe ginawa niya sa Pilipinas eh. Kung in his personal, di ba? Okay lang yun. Oh, pero kung ikaw ay leader ng bansa, eh pino-pino naman sa galaw, pino-pino naman sa pagsasalita. Pangalawa, nasa ang ebidensya laban sa kanya? Noong 2018, na-dismiss ng hukubang Amerikano ang mga kaso laban sa kanya. Kasama na po yan yung allegation ng human trafficking at saka sexual harassment. 2021 pa, nag-issue ng indictment sa kanya. Yes, wala sa Amerika si Kibuloy. Pero alam naman natin ang nangyari kay Mark Jimenez. Kapag wanted ka sa Amerika, automatic na nagre-request na extradition. Bakit hindi nangyari yon? Bakit hanggang ngayon, 2024, walang request for extradition? At bakit hanggang ngayon, wala pang ebidensya na napipresenta ang mga Amerikano? Well, pagtagnahin natin yung nangyari noong 2018 at saka yung kaso na sinampan ng 2021 na hanggang 2024, wala pang nangyari. Kung siguro na-dismiss yung kaso sa 2018 dahil ito po ay dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi rin umuusad ang kaso na sinampan ng 2021 dahil kulang din sa ebidensya, dahilan kung bakit. Kalokohan. Okay, pag-usapan lang muna natin itong extradition. Naalala ninyo si Jimenez, di ba? Tumakbo pang mayor ng Manila yan eh, o congressman. Si Jimenez, ito ay isa sa mga business tycoon no, sa ports.
sa ano ata siya, Argentina, no? O Puerto Rico ba 'yon? Basta malaking nagawa niya, mayaman ito sa labas ng bansa. Tapos ang kaso niya sa Amerika po ay nagbigay siya ng donasyon sa kandidatura ni Bill Clinton noong time na 'yan. Eh ito naman, iba naman 'to. Ito sinasabi na to yung kay Kibuloy. Again, this is private case. Yung mga most na mga, actually 44 ba yun? 42 cases. Ilan lang naman dito yung money laundering. Di ba? Alokohan ito. Pinipilit kasi nilang palitawin talaga. They're trying hard to paint a picture na banta sa security ng Amerika si Kibuloy. And therefore, hindi talaga siya dapat na makuha ng mga Amerikano at kailangan siyang protektahan. At kung hindi siya mapoprotektahan ng sarili niyang bansa, then he can go somewhere else then to provide him asylum. Yun ang picture na ginagawa nila rito. Sakaling hindi nila mapigilan ang lahat ng ito, hindi nila ma-stop, then asylum sa ibang bansa ang tatargetin nila. Ay nako. So, yan o, kung gusto, if you want to hear more, panoorin niyo na po yan. Basta ang title nito sa FB ni Harry Roque ay ano po ang alam natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Kasi alam ko, narinig na natin pa ulit-ulit yung mga sinasabi niyang ito eh. Okay. Alright, so next naman natin. Next topic naman tayo.